Ano nga ba nangyari sa akin after ng game ka na ba? Gusto mong malaman? Panoorin mo to. Hello po! Ako po ulit, si Arthur. Ito na po yung second video na pinakakasin mo about sa update. After ng game ka na ba? Ano ba yung naging buhay ko after ng game ka na ba? So, sa mga hindi pa nakakapanood nung now ng video and yung laban ko sa game ka na ba, ay nilagay ko yung link sa baba. So, sana mapanood nyo po. And sana po ma-inspire po kayo. Dito sa video na to, bigyan ko kayo ng update. Ano ba yung naging buhay ko? Through your questions. So, pumili po ako ng mga questions na nabasa ko sa comments. Kasi kung ikikwento ko siguro yung buong pangyayari, parang kulang yung 50 minutes na ano, masyadong maraming nangyari sa akin. So, binasa ko from the top to the bottom yung mga comments sa comment section. And inspired daw sila. And yung iba naman isabi, nag-encourage na sana bigyan mo kami ng update. So, nababasa ko po yun lahat. Maraming salamat po. So, doon po sa mga comments na yun, finilter po namin kung ano po yung mga questions na pwede namin sagutin. So, simulan na tayo. First question, galing kay Borat Grabs a Lemon. May number eh, hindi ko alam kung ano. Sir Arthur, kompleto mo ba nakuha yung 1,000,000? Doon sa question na yun, meron pong 20% tax na binabawas doon sa premyo. Siguro ano talaga siya eh, requirement talaga siya eh. Kapag parang may certain amount, I don't know the level, the limit na ng taxable. Pero yung in my part doon sa napanalunan ko, 20% tax po siya. So yung 1,050,000, meron po siyang 20% tax. So paki-compute na lang po kung ilan po yung naiuwi yung pinaka net value niya. Then second question tayo kay Ma'am Royal Gem. Ano pong nangyari sa 1,000,000? Question, curious lang po. So parang ito ano, parang napakaraming nagtanong nito, common question kumbaga. Ang dami nagtatanong, so hindi lang si Ma'am Royal Gem. So thank you sa question mo. Dami nagtatanong nito, so ano nga bang nangyari doon sa 1,000,000? Bagong game ka na ba, nakatira po kami sa studio apartment. So studio apartment, na doon yung kusina, banyo, then parang kwarto lang siya. And naka-partition siya. Pinartition na lang ng parents ko para sa kakwarto yung parents ko, then yung ate ko. Then kami dalawang lalaki, doon kami natutulog sa salas. And ayos naman, na ano naman, ang ganda din ang experience namin doon. Doon na develop yung pagkatao ko, yung teenager years ko kasi. Doon na din kami lumaki. So, we spent there almost 10 years na doon kami nakatira. And dumating sa point kasi na yung parents ko tumatanda na and kami naman ang mga nagbibinata na and nagdadalaga. So, kumbaga, nangarap na rin yung tatay at nanay ko na magkaroon ng sariling bahay. So, nung tinanong ako ngayon, nung parents ko, kung anong gusto kong gawin doon sa 1,000,000, without hesitation, sabi ko, hanap tayo ng bahay. Pero yun nga, ang sabi ko nga sa inyo, nagka-tax siya, so nabawasan yun. And yung amount ng pera na yun, medyo mahirap makakita ng house and lot, yung buo na talaga, na talagang wala na kami iisipin, kumbaga lilipatan na lang namin. Yung bahay namin ngayon, bale, una lote, then at that same year din, natapos siya yung bahay, pinatayuan din namin, natapos siya July 31, tanda ko. Siguro yun yung isang bagay na talagang hanggang ngayon tinitreasure ko, yung bahay niya. The next question is, kay Sir Edward. Sir, kamusta na po kayo? Malaki ba na itulong ng napanalunan nyo? Thank you po sa question. Sobrang laki. Kasi nga, una-una, pangarap din ng parents ko yon na magkaroon kami ng bahay. And yung
pera, yung kasi binadgeta namin yun eh. Hindi naman 100% na papunta sa talaga sa bahay. Yung other portion, parang ginamit din namin sa pag-aaral ko. Kasi during that time, ako tsaka yung kapatid kong lalaki, yung bunso, siya yung, kami yung nag-aaral. So, medyo mabigat nga naman kung pagsasabayin yung bahay, yung paggawa ng bahay din yung sa amin. So, binadget ng namin yun para naman ma-manage na nga yung pera. No? So, malaki. Kung tatanong ako, napakalaki. Napakalaki. Yung palang pagpapatayo ng bahay is a big blessing. Not just for me, but for my family. So, yun po yung sagot doon sa question niya. Next question. Kay Francis Moses Sarmiento. So, shout out sa'yo. So, thank you sa question mo. Sir Arthur, kamusta na po kayo ngayon? Ano pong pinagkakabalahan niyo? Ano bang pinagkakabalahan ko ngayon? Just like most of you, nagtatrabaho pa rin, nagtatrabaho ako as a electrical and electronics engineer dito sa Dubai. And OFW po ako ngayon. Living a normal life. Pero syempre, pag may nakaka, yun, tulad nun, na-feature tayo minsan sa The Filipino Times, medyo, ano tayo, nakakilala ng mga tao, lalo-lalo sa work. So, kung tatanungin ako kung ano pinagkakabalan ko, normal. It's a normal life as an OFW. I'm working here for almost 3 years na. And very normal life. Happily married and it's been enjoying life. The next question. Ayan. Kay Norcal Pinoy. Arthur, kamusta ka na naman ngayon nowadays? Diyos me. 2005 pa yan. Bata pa ako. Diyan. Ang bilis ng panahon. May sarili ka na bang pamilya? 2005 na kasi yung unang basho. So, thank you po, Norcal Pinoy. Sa question, opo, last 2011, nagpakasal po ako to my lovely wife and now kasama ko po siya ngayon dito sa Dubai and enjoying life. Kumbaga, medyo ano nga lang ngayong pandemic, medyo mahirap na lang maglabas-labas pero unti-unti, we're getting our life back. No? Kung may sarili ba akong pamilya, yes, meron na po. Salamat po sa tanong ninyo. Miss Nor, hindi ko alam kung lalaki ka or babae, but Norcal Pinoy, thank you sa tanong mo. Next question. Ito, medyo naano ako dito. Isa din siguro siya na nakapagpaisip sa akin na gawin tong video na to. Kay Miss Anonymous Justice. Kaya ang pangalan, Justice. Huy, Arthur, balitaan mo naman kami. Ano na? You finish schooling na ba? Ano course natapos mo? May family ka na? Ilan ang anak mo? Tinapos ko yung video. I deserve to know ang lagay natin. So, nung nabasa ko to, talagang napatawa ako. Kasi parang sabi ko, okay, sige. Kasi ang haba nga naman ng video, 36 minutes. And ano, paano ako ba sasabihin? Malaking tulong mo na sa akin. Kasi napanood mo na yung video eh. And thank you. Kay Anonymous Justice. So, to answer your question, first question, you finished schooling na ba? Yes. Last 2006, graduate po ako sa Batangas State University with a course of Mechatronics Engineering. And graduate on time. Anuin ko muna, yung, kasi karugtong to nung ano eh, yung 5,000 eh, yung kwento ng 5,000. Bakit ba gustong-gusto ko yung 5,000? Kasi yung 5,000, gagawin ko talaga sana pang tuition fee. Tuition fee ko yon. Kasi that time, may bagsak akong tatlong subjects. And ako, on my part, nahihiya ako sa parents ko na hindi makagraduate on time. Sa March 2006 talaga ang graduation ko. So, nahihiya ako sa parents ko. Kasi additional year, kapag hindi ko kinuha yung subjects na yun, additional year, and the additional oras, yung additional money, yung mawawala sa akin. So for me, in my part, nahihiya ako sa parents ko na humingi ng pera just for this, yung makover up lang yung mga bagsak ko. So yung 5,000, doon ko gagamitin. Next question, galing kay, medyo mahaba to, na
Vacunachi Vlog. So, shoutout sa'yo. Medyo mahaba siya. Basahin nyo na lang. Ito siya. And question niya is, can I ask you a question? Parang pang Miss Universe yung question eh. So, anuhin ko lang. Ano po yung isang bagay na nabili nyo sa price nyo na hindi nyo po malilimutan dahil gustong-gusto mong bilhin at nasa iyo pa rin? Just curious lang po. Hope you spend your cash well. Ano yung isang bagay? Siguro, una, bahay. Bahay talaga. Na, kasi nga, yun yung dream namin family, magkaroon ng sariling bahay. Kasi nga, binin mo naman, spending 10 years on the studio apartment na medyo hindi naman ganung kalakihan. And tatlo kami magkakapatid, then my mother and father. So medyo nangarap din naman yung parents ko na magkaroon ng bahay. But that time kasi talaga medyo mahirap kasi dumating kami dun sa time na on that 10 years, sabay-sabay kami nag-aaral. And medyo mahirap. Kaya, siguro bahay, but for personal siguro, yung personal talaga, bumili ako nun dati desktop. Tanda ako nun, Pentium 4 na na CPU, then yung monitor is CRT. Tanda ko yun. Binili ko siya sa surplus shop. And kasi parang ang mahal nun eh. Ang mahal pa ng mga time na yun eh. Parang nabili ko ata nun is around 8,000 nata. Hindi ko na alam yung exact figures pero ang alam ko ranging from 8,000 to 10,000 yung CRT, yung complete set na yun. CPU and yung CRT na monitor. And bakit? Bakit ko ba inano yun? Kasi during that time kasi ang subjects namin, meron kaming AutoCAD class, meron kaming PLC programming class. So, ginamit ko siya para din dun sa studies ko. Kasi medyo, alam mo naman, kapag dati kasi uso-uso yung mga sa mga computer shops, di ba? Pero wala naman silang mga AutoCAD na naka-install or PLC programming. So, medyo mahirap para sa akin to have that makapag-aral. So, yun yung sigurong binili ko. Then, siguro nagamit ko siya until 2010 or 2011. Around mga ganong era. Kasi dati, nagkaroon na rin kasi ako ng laptop. Kaya, kumbaga, hindi ko na rin siya. Tsaka outdated na siya. Biro mo naman, Pentium 4. No? So, yun. Siguro, yun talagang ano, yung dalawang bagay na yun. Yung bahay, but yung PC, medyo hindi ko na siya ginagamit ngayon. Alam ko, nasa bodega. So, yun yung dalawang bagay na yun. So, thank you sa tanong mo. So, next question tayo. Joanna Vanessa Francisco. Thank you po sa inyong question. Question po niya, grabe, naiyak ako. Ano na work mo, Sir Arthur Mosca? Sana, talagang bumbo. Arthur Mosca, sana makita to ni Miss Chris Aquino. So, sana nga po. Thank you po. Sana nga po makita ni Miss Chris Aquino to. Dahil, wala, hindi man lang ako nakapagpasalamat dun that time after nung ano. Kasi nga, medyo, ano tayo eh, lutang. So, dun sa question mo, ano na yung work mo ngayon? I'm working here as a electrical and electronics engineer dito sa Dubai po. But, before that, nag-work din po ako sa Pilipinas. My first work is after my graduation. Yung pinag-OJT-han ko, kinuha nila ako as a process engineer. Then I worked there for almost 1 year. Almost 1 year. After 1 year, lumipat ako sa Laguna. And there I spent 10 years. Most of my career, doon ko siya, career as an engineer. Doon ko siya na-spend. So, ang naging trabaho ko doon for my first 7 years, nagtrabaho ko doon as a maintenance engineer. Then yung remaining years ko I spent there as a design engineer, electrical design engineer. Then last 2018, lumipat ako dito ngayon sa Dubai. And now, I'm working is as a electrical and electronics engineer dito sa isa sa mga company dito. Opo,
dalawang taong pa lang po ako dito sa Dubai and I'm enjoying it so far. Pero yung siguro first year ko, first months, medyo nahirapan ako. No? So, thank you po sa question nyo, Miss Joanna Vanessa Francisco. So, share ko lang yung iba pang mga messages na nabasa ko. Kasi, natutuwa ako pag nababasa ko. So, first is yung kay Eman Abila. Congrats Sir Arthur, 15 years ago, millionaire po kayo. And I'm pretty sure hanggang ngayon, millionaire pa rin po kayo. Kung sasabi kong sinasabi mo sa akin, millionaire for the money, hindi po. Hindi po tayo millionaire. And kung millionaire siguro ako, wala ako dito sa Dubai ngayon. And millionaire pa rin po ako. Millionaire sa pagmamahal. Millionaire sa biyaya. Siguro yun. Masasabi ko millionaire ako, but in some other ways. Sa pagmamahal and sa biyaya na binibigay sa atin. Kasi pagmamahal, nandiyan yung asawa ko, pamilya ko, and nandiyan yung mga kaibigan ko. And nadagdagan pa dahil sa inyo. Maraming salamat. So, kung tanatanong mo, millionaire ako, millionaire pa rin ako. But in some other ways. So, maraming salamat. Then next, dito, natawa talaga ako dito. Hindi ko alam kung... kay Dan Rosima. So, shoutout sa'yo. Yung pumunta ka, ano niya is, yung pumunta ka sa handaan para lang sa lumpia dahil yun lang gusto mo, pero umuwi ka ng lechon ang dala. Nakakamiss pa rin talaga hanggang na si Chris Aquino ang host. So, hindi ko alam talaga. Sorry, hindi ko talaga magets kung bakit lumpia, nag-aano yung lumpia sa handaan. Natawa ako dun sa ano mo, sa comment mo. Galing mo. Kasi nga, talaga, 5,000 lang naman talaga yung inihiling natin kasi nga, pang-enroll ko lang naman siya eh. Hindi ko naman siya gagamitin sa ibang bagay. Pang-enroll ko lang siya. But God gave us way, way much more. And yun nga, yung natupad namin yung pangarap namin na bahay para sa pamilya. So, salamat sa iyo na you made my day, Dan Rosima. Then, siguro huli na to, si Jason Sayer. Wow, congrats po. I wonder, kamusta na po ang buhay niyo ngayon? Baka po pwede mag-vlog kayo kung paano nabago ng game ka na bang buhay mo. Salamat sa iyo. Siguro, you're one of the reasons kung bakit nabuo itong dalawang video na to. Kasi, hindi lang si Jason yung nag-ano sa akin. Actually, madami sila. Ito sila, oh. Ang dami nila. And, siguro, na-encourage din ako ng ninyo and asawa ko para gawin tong video. Para sa akin, yun nga, na tinatapos niyo yung video, then naku-curious kayo. So, parang nagkaroon ako kailangan ko kayong i-update kung ano rin bang buhay ko. Kasi daming talaga nag-question. Hindi lang sa YouTube, may mga nag-friend request. Hindi lang kasi yun yung question nila eh. Pag minsan, nila, sir, pasensya na po kung na-inspire lang po ako sa kwento. And I'm very, very, very thankful sa inyong lahat. Siguro yun yan, sinasabi ko sa inyo, hindi magiging possible itong vlog na to, kundi dahil sa mga request ninyo. So, siguro, bago matapos tong video na to, shoutout ko muna yung mga nagpapa-shoutout kay The Flat Alternative Cooking. Shoutout sa'yo. And kay Jo Jan. So, shoutout din sa'yo. And shoutout sa mga dati kong katrabaho, si Mark Anthony Versosa at si Iko. Shoutout sa inyo. Nami-miss ko yung ating tambayan. So, maraming salamat po. And I hope nagustuhan niyo po yung dalawang video na in-upload ko. So, maraming salamat po. Kayo po ang biga ng channel na to. Maraming salamat po.